Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid. Magsilud po ang lahat para sa panalangin para sa 70 taong anibersaryo ng ating parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang panalangin ng sambayanan. 70 taon ang nakalipas. Sa gabay ng iyong mga makapagyarihang kamay, itinatag mo ang parokya ng mahal na Birhen ng Lourdes sa mga burol ng Retiro, lungsod ng Quezon, kandungan ng mga nagdurusa, tahanan para sa mga naghahangad ng ginhawa. Duyan ang aming pananampalataya at biyaya. Ngayong aming ipinagdiriwang ang 70 taon ng aming simbahan, kagaya ng isang matibay na platino, pagtibayin mo nawa ang aming pananampalataya sa iyong anak na aming tagapagligtas. Gawin mong kasangkapan ang bawat isa upang aming maipayag at maisabuhay ang mabuting balita. Mula sa itaas ng burol na ito, umagos nawa ang tubig ng buhay sa mga aba, mga may karamdaman, mga nalulumbay, at mga nasa daylayan ng lipunan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. At ipong dasalhin ang oratio imparata laban sa COVID-19. Mahabagin at mawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagpakumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang iinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga nalilang nagamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik-loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na nabubuhay at tagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Beato Carlo Acutis, ipanalangin mo kami. Magsitayo pa ang lahat para sa orasyon. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat,
at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay isma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoong naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus, papakinagbangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kanwalatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparang noong una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyariang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyariang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo.
Ama naming makapangyarihan, lingapin mo at kupkupin ang iyong sambayanan. Sapagkat kami, mahihinang tao lamang, napawang babagsak kapag di mo inalalayan. Tulungan mo po kaming laging lumayo sa kasamaan at mamalaging tumatahak sa landas ng kaligtasan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, mga pinuno ng Sodoma, pakinggan ninyo ang sinasabi ng Panginoon. Mga mamamayan sa Gomora, pakinggan ninyo ang aral ng ating Diyos. Magpakabuti na kayo, magbalik loob sa akin. Talikdan na ninyo ang masasamang gawain. Tumigil na kayo ng paggawa ng masama. Pag-aralan ninyong gumawa ng mabuti. Pairalin ang katarungan. Itigil ang pang-aapi. Tulungan ang mga ulida. Ipagtanggol ang mga balo. Halik kayo at magliwanagan tayo. Gaano man karami ang inyong kasalanan, handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming-marumi sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Kung kayo'y susunod at tatalima, pasasaganain ko ang ani ng inyong lupain. Ngunit kung magpapatuloy kayo sa inyong pagsuway, ay tiyak na kayo'y mamamatay. Ito ang sabi ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa dambanay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at ni ayaw natanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon ng kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawaan ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aking ihain ay handog na pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin namang ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Tayo po'y magsitayo at makinig sa mabuting balita. Oh,
ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga iskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit, huwag ninyong tularan ang kanilang gawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapapasan sa mga tao. Ngunit, ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upo ang pandangal sa mga piging at ang mga tangin luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang pagpapala at kabutihan ng ating Panginoon ay mapa sa inyong lahat. Mga kapatid, sa tuwing ang obispo ay nag-o-ordain ng diakono, ito po ang binabanggit niya. Receive the gospel of Christ, whose herald you have become. Believe what you read. Teach what you believe. And practice what you teach. Paniwalaan mo ang iyong binabasa. Ituro mo ang iyong pinananaligan at isabuhay mo ang iyong itinuturo. Ito ang habilin ng obispo sa mga inoordinahang diakono. Ngunit hindi lamang sa diakono, maging sa aming mga pari at obispo, sapagkat ang pagiging diakono ay nakatatak na sa aming buhay. Hindi komot kami ay pari na ay hindi kami diakono. Hindi komot obispo na ay hindi na diakono. Nasa aming buhay ang pagiging diakono, sapagkat ang ministry ng isang diakono ay magturo at maglingkod. At hindi mawawala ito sa buhay namin. Kaya po mga kapatid, napakahalagang paalala sa huling pananalita sa pagtanggap ng isang diakono, practice what you teach.
isabuhay mo ang iyong itinuturo. Nagkakaroon ng lamang ang itinuturo kung ito ay isinasabuhay. Kaya nga po, sa atin pong gawaing paglilingkod, nakikita ang bisa ng tinatanggap na salita kung bukal sa ating kalooban ang ating ginagawa. Sapagkat sa bawat paglilingkod, ito'y nagpapahayag ng iyong authority, autoridad, kapangyarihan na maglingkod. Sapagkat ang kapangyarihan ay isang biyaya. Ang authority o authority ay isang pribilehiyo na nagsasabing pananagutan ang isang tinatanggap. Hindi ito karapatan. Kaya nga po sa aming mga pari, hindi kami pwedeng mag-demand. Ordinahan niyo na po kami dahil kami tapos na ng T4 o ng Theology 4. Ordinahan niyo na kami sapagkat tapos na kami, tapos na sa pag-aaral. Hindi. Hindi rights, hindi karapatan ang maglingkod. Hindi karapatan ang tumanggap ng authority. Ang authority ay isang pribilehiyo, isang biyaya na mula sa ating Panginoon. Na ito po dapat ay isinasakatuparan na merong pananagutan. Ang tumanggap na authority ay may pananagutan sa posisyon na kanyang tinanggap. Kaya nga po naalala ko nung kami po ay nasa Theology 4 na, no? Ang isa sa habili ng aming professor sa aming Theology of Priesthood, si Cardinal Tagle, sa inyong paglilingkod, hindi nyo hahanapin ang posisyon. Ang hahanapin ninyo ay kung papaano nyo isasabuhay ang bukasyon ng makapaglingkod. Kaya ang ating Panginoong Jesucristo lagi niyang ipinapaalala sa atin na magandang itinuturo ng mga Pariseo at Eskriba, pero hindi nila ito isinasagawa. Para sa kanila, ang mahalaga ay posisyon at hindi ang bukasyon. At ito, mga kapatid, ang siyang magandang paalala din po, hindi lamang sa aming mga pari, kundi para sa ating lahat. Na tayo binigyan ng kapangyarihang makapaglingkod bilang nanay, bilang tatay, bilang lingkod ng simbahan, bilang lingkod ng lipunan ng ating gobyerno, hindi sa posisyon, kundi sa bukasyon, na tayo ang siyang maglilingkod at hindi tayo ang paglilingkuran. Ilan sa atin ang may posisyon na 10 ang bodyguards? Ilan sa atin na mayroong binigyan na makapaglingkod pero kabi-kabila ang entourage? Hindi ito paglilingkod. Ito ay posisyon lamang ang hinahanap. Kaya nga kapag may kapangyarihan ng isang lingkod, hindi na makaalis-alis sa pwesto. Kasi natatakot siya na kapag wala na sa posisyon, wala na maglilingkod sa kanya. Wala na mga bodyguards. Wala nang entourage. At hindi na siya titingalain at kikilalanin. Kaya po mga kapatid, ito'y napakahalagang paalala ng ating Panginoon sa araw na ito. Ano ba ang hanap mo sa paglilingkod? Karangalan? Palakpakan ka? Hangaan ka?
Tingalain ka ng iyong kapwa-lingkod. Anong hanap mo? Sapagkat ang mga bagay na ito ay hindi bokasyon, kundi posisyon. Marami nagpapatayan dahil sa posisyon. Marami nag-aaway dahil sa posisyon. Marami nagkakasira dahil sa posisyon. Kaya ang paalala sa atin, hanapin natin ang bokasyon na inilalaan sa atin ng Diyos. Na tayo'y makapaglingkod, may handog natin ang ating talento, may alay natin ang ating buhay para sa ikatataguyod at ikauunlad ng simbahan o ng lipunan. Gawin po natin kung anong ating itinuturo. Ito isang napakalaking paalala sa atin ng Panginoon. Sapagkat kung ang hinahanap lamang natin karangalan, palakpak, paghanga, tayo'y umuuwi sa ating pagiging makasarili. Yung mga proud person, ang mga proud person, naghahanap ng karangalan para sa kanya, siya lang yung tama, siya lamang ang susundin, siya lamang may karapatan na tumanggap ng authority, siya lamang may karapatan na makagawa ng isang bagay na para sa kanya siya lamang na feeling indispensable. Walang indispensable sa atin. Ang authority ay pansamantala lamang. Ang kapangyarihan ay binibigay sa atin ay hindi panghabang buhay. Ito ay pansamantala lamang. At kung alam po natin na pansamantala lamang ang kapangyarihan, ang paglilingkod, ikaw at ako tumanggap ng authority, maging pari, paris priest, ano man, no? Kung alam po natin na temporary lamang ang posisyon o ang kapangyarihan tinanggap natin, gagamitin natin ito sa pagsunod sa Diyos. Kasi alam mo naman, pansamantala lang naman eh. E di gawin na natin yung the best natin, ibigay na natin ang ating sarili, yung talento natin, yung karunungan natin, upang mapaunlad ang isang biyaya ng Diyos na tinanggap natin. At hindi dapat sinasayang. Ang biyaya na makapaglingkod. Kaya ang solusyon para mawala yung pagiging proud person natin, ang solusyon para mawala yung ating pansariling interes, kababa ang loob. Sabi ng ating Panginoon, kababa ang loob, na ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Kung alam mo na ang iyong ginagawa ay para sa paglilingkod, magiging mabuti kang lingkod. Na ang lahat ay pribilehiyo, hindi karapatan. Na ang lahat ay pansamantala lamang. Matututunan nating maging mababang loob. Kaya mga minamahal ko, mga kapatid, muli nating tingnan ang ating mga sarili ngayon. Ikaw at ako, tayo ba ay nagiging mabuting pinuno, nagiging mabuting lingkod, na hindi lamang hinahanap ang posisyon, kundi bokasyon? Kaya po, sa gabing ito, muli nating pagnilayan ang salitang practice what you teach. Tayo po ay magsitayo. Mga kapatid, sundin natin ang mga pangaral ng ating Panginoon na siyang nagturo sa atin na tuparin ang kanyang gawain
na may kababaang loob at walang pagmamayabang. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway maging lubos ang pag-aalay ng sarili sa kanilang dakilang bokasyon na ipangaral ang Ebanghelyo, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga magulang at guro, naway makita ang kanilang mga itinuturo sa pamamagitan ng pagpapatotoo at mabubuting halimbawa, manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang laging sikaping gawin ang matuwid upang maging isang buhay na kapangyarihang nagkakabisa sa ating mga pagkilos ang salita ng Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Atin nawang kalingain ng may pag-ibig at habag ang mga may sakit, mga matatanda at mga nangungulila. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa, naway makatagpo ng kapahingahan at bagong buhay sa kaharian ng Diyos. Manalangin po tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tahimik po nating ipagdasal ang ating mga pansariling kahilingan. Ama naming nasa langit, palalinin mo ang aming pananampalataya upang lumago kami sa iyong pag-ibig at lagi kami makapaglingkod sa iyo nang may pusong bukas at tapat. Hinihiling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga na aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkain, nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at magpakailanman. Sa paghahalo ng alak at tubig na ito, nila kami makasama. Sa pagkadyos ni Kristo, na minarapat makihati sa aming pagkakaroon. Kapuri-puri ka, Diyos, amang lumikha sa sanlibutan. Sa iyong kagandahang loob, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga na aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal ngayon at kailanman. Tayo po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo at gawing banal ang paghahain aming ipinagdiriwang sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at sa ikapakikinabang namin sa pagpapalang iyong bigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa pagbabakasakali mong kami bubuti,
isinugo mo si Jesucristo upang pangunahan kami. Bilang pagsunod sa iyong atas na bigay, ipinahayag ng iyong anak ang iyong kalooban na ang mga api at dukha ay kanyang damayan. Ngayon ay iyong inihahandog ang pagkakataong aming maisaloob ang kanyang ganap at kusang paglilingkod upang sa iyo'y lagi kaming makasunod. Kaya kaisa namang anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami po'y nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Kapanito mong anak na siyang nagpunod sa bulan, sa pilay ay nagpalakad at nakirumay sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang usang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay kunitay, sarili ay inihay, bilang pagkay pinumi, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya ay dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalin namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Honesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. At ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, si San Jose, ang kabiyak ng kanyang puso. Kaysa na mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng managagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang harap mo, dito sa lupa para ng salangin, bigyan mo hiling po namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating buhay at kaligtasan, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong tatanggap sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang, Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at minanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa sapagkat sa mga sandaling ito'y hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa aming banal na pagsasalong ito, katapatan sa pamumuhay namin ay dagdagan mo. At tulungan mo kaming malaging kalugod-lugod sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ilang paalala po, simula bukas ay magkakaroon tayo ng novena para sa dakila kapistahan ng anunsasyon o ng pagbati ng banal na anghel kay Maria, no? Sa March 25, Annunciation. Kayo po inaanyayahan ko na tayo maghanda sa dakila kapistahan ito ng pagkakatawang tao ng ating mahal na Panginoong Hesukristo sa sinapupunan ng Mahal na Birheng Maria. Aging din po sa darating na
Biyernes ay magkaroon tayo muli ng Estasyon ng Krus. Sa mga nais dumalo sa ating Estasyon ng Krus, alas 4:30 ng hapon ang ating simula. At panghuli, sa mga nais tumulong para po sa restoration ng ating pipe organ, yung pong nasa taas na iyon, pipe organ na iyon ay matagal nang hindi gumagana. Pero plano po o proyekto ng Parish Pastoral Council na muli po natin patugtugin ang ating pipe organ. No? Kaya po sa mga nais tumulong para sa restoration nito, ay tayo po ay makipag-ugnayan po sa opisina ng ating parokya. Maraming salamat po. Sumain niyo ang Panginoon at sumaiyo. At pagpalain kayong lahat na makapangyariang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo, paglingkuran ng Diyos at ang ating kapwa. Salamat sa Diyos.